Okay? So, bago pa tayo magsimula, upang maunawaan natin ng malinaw yung ating papahinggan sa umagang ito, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mabagin namin Diyos sa masalangit, na lumikha ng langit at lupa, at nagbigay sa amin ng buhay at higit sa lahat, na napakadakila at walang hanggang kaligtasan. Ama, kami po ay nagpapasalamat para po sa biyaya at pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin, na kami po ay nagkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit. Ngayon po, Ama, ay kami po ay maninis na po sa inyong harapan, ngunit kami po ngayon ay namumuhay sa aming Christian life. Patuloy po kami nakakagawa ng pagkakamali at pagkakasala, ngunit kami po ay umaasa at naninindigan na kami po ay patuloy ninyong tutulungan, patuloy ninyong babaguhin, patuloy ninyong palalakasin, at patuloy po kayong mahabag sa amin sa apang araw-araw naming pamumuhay. Tulungan niyo po kami na maging matagumpay sa aming pananampalataya at sa aming Christian life. Tulungan niyo po kami na sa aming kamatayan o sa inyong ikalawang pagdating, ay matatag naming masabi na natapos po namin at naingatan po namin ng mabuti ang aming pananampalataya. Ama, kami rin naman po ay nagpapasalamat para po sa panibagong pagkakataon, sa panibagong taon na iyong ipinagkaloob po sa amin, na patuloy po makapag-evangelize, na patuloy po namamuhay para po sa inyong kaluwalhatian, na nagbibigay po sa inyo ng kaluwalhatian sa bawat araw. Tulungan niyo po kami, Ama, na magawa na maayos at na mabuti yung tungkulin at gawain na iyong iniatan po para sa amin. Gayun din naman po, Ama, idinadalangin po namin yung bawat kapatiran na nahihirapan, dumadaam sa iba't ibang kahirapan, pagsubok at kapighatian. Ipinapakiusap po namin, Ama, na tulungan niyo po yung bawat isa sa kanila, na mabigyan niyo po sila ng mapagkumbabang puso, matibay at matatag na pananampalataya, at gayun din po, kalakasang espiritual, at gayun din po ng kalakasang pisikal. Tulungan niyo po sila na muling makabangon sa kanilang kalagayan. Gayun din naman po, Ama, dinadalangin po namin yung mga paparating po na Bible seminar sa buwan ng January. Pakiusap po, Ama, tulungan niyo po kami, nahipuin niyo po ang puso't isip ng aming mga kapatiran na patuloy kaming kumilos para po sa inyong kaluwalhatian. Gayun din naman po, Ama, papagkumbabain niyo po ang puso't isip ng aming mga naimbitahan nang sa gayoy sila rin naman po ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Ama, patuloy po namin pag-aaralan ng iyong mga salita. Ipinapakiusap po namin, Ama, na samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, samahan kami ng Espiritu Santo na maunawaan po namin ng lubusan at ng maayos ang iyong mga salita ng ayon po sa inyong kalooban. Muli, Ama, sa pasimula hanggang sa wakas ng gawain ito, sa inyo lamang kami nagpapasalamat, nagtitiwala at naniniwala. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa dakila at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, buksan po natin sa ating main verse. Ikalawang hari po. Sa ikalawang hari po, chapter 20. Second Kings, chapter 20, verse 12 hanggang 15. Ikalawang hari po, chapter 20, verse 12 hanggang 15. Natagpuan na po, page 583 sa Old Testament. 2 Kings chapter 20, verse 12 hanggang 15 po. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang panahong iyon, si Merodach Baladan na anak ni Baladan na hari ng Babilonya ay nagpadala ng mga sugo na may mga sulat at kaloob kay Hezekias sapagkat kanyang nabalitaan na si Hezekias ay nagkasakit. Sila'y tinanggap ni Hezekias at ipinakita niya sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay. Ang pilak, ginto, mga pabango at mga mamahaling langis, ang kanyang tangguhan ng mga sandata at ang lahat na matatagpuan sa kanyang bodega, walang anuman sa kanyang bahay o sa kanyang nasasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Hezekias. Na magkagayoy, pumaroon si Propeta Isaias kay Haring Hezekias at sinabi sa kanya, "Anong sinabi ng mga lalaking ito? At saan sila galing sa pagtungo sa iyo?" At sinabi ni Hezekias, "Sila'y galing sa malayong lupain mula sa Babilonya." Kanyang sinabi, "Anong nakita nila sa iyong bahay?" At sumagot si Hezekias, "Kanilang nakita ang lahat na nasa aking bahay. Walang anumang bagay na nasa aking mga bodega ang hindi ko ipinakita sa kanila." Okay, ito po yung pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. Happy New Year po sa ating lahat.
So, binigyan po tayo ng panibagong pagkakataon ng Diyos. So, panibagong taon, ibig sabihin, panibagong pagkakataon. Saan po natin gagamitin yung panibagong pagkakataon? Saan po? Binigyan po tayo ng Diyos ng panibagong taon at panibagong pagkakataon para magamit po sa kanyang banal na gawain. Para saan po? Para sa kanyang banal na gawain. Simula po noong unang pagtatagpa lamang po ng sanlibutan, ang Diyos po kahit kailan sa katunayan hindi na po siya tumigil sa paggawa. Sinasabi po, John chapter 5 verse 17. Subalit sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa." Ang Panginoong Hesukristo at ang Amang Diyos, sila po ay patuloy sa paggawa. Paggawa po para saan? Paggawa para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Naunawaan po natin, sabi po doon sa John chapter 1 verse 29, narito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, gayon na lamang po yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipsinakripisyo niya mismo yung kanyang sariling buhay para lahat tayo sa katunayan ay nais niyang maligtas. Hindi po ba? Ngunit, yung mahirap po dito, hindi lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maligtas. O sa katunayan, hindi lahat maliligtas. Pero dito, sinasabi ng Biblia na yung Diyos daw at sa Jesucristo ay patuloy sa paggawa. Kaya itong binigay po sa atin na panibagong taon o panibagong pagkakataon, tayo rin naman po, hindi tayo dapat tumigil sa paggawa. Naunawaan niyo po. Buksan natin, 1 Corinthians. Buksan po natin, 1 Corinto. Chapter 3, verse 9. 1 Corinthians, chapter 3, verse 9. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sapag kami ay manggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Sinasabi po dito, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Sinasabi sa John chapter 5 verse 17 na yung Diyos at sa Jesucristo ay walang tigil sa paggawa. At sinasabi po rito sa 1 Corinto chapter 3 verse 9, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ano raw po tayo? Kamanggagawa ng Diyos. Kung yung Diyos, pati na rin po sa Jesucristo, hindi sila tumitigil sa paggawa, paano po kaya tayo na mga kamanggagawa? Dapat po ba tayong tumigil sa paggawa? Dapat tayong tumigil o hindi? Hindi. Di ba may karapatan tayong tumigil o wala? Wala. Wala tayong karapatan na tumigil. Hanggat gumagawa yung Diyos, hanggat gumagawa si Jesucristo, bilang mga kamanggagawa ng Diyos, gayon din po yung dapat nating gawin. Patuloy tayong gumawa. Patuloy tayong kumilos para sa gawain ng Diyos. Kaya itong panibagong taon, huwag po nating iisipin na, okay, panibagong taon, panibagong pagkakataon. Huwag nating isipin na gamitin ito para sa sarili po natin. Kundi bagkus, isipin po natin na yung panibagong pagkakataon at yung panibagong taon na ibinigay po sa atin ng Diyos ay magamit natin para sa gawain mismo ng Diyos, hindi para sa sarili natin. Tandaan po natin na hindi na po tayo nabubuhay, di ba? Para sa sarili natin. Kaya nga po, naalala niyo pa po ba yung Bible verse natin ngayon? Ngayon taong ito? Ano po yung Bible verse natin ngayon taong ito? Ano po? Buksan natin, Lucas chapter 17. Lucas chapter 17, verse 10. Basahin natin, Lucas chapter 17, verse 10, 3, 2, 1. Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Ngayon po, kapag umarap po tayo sa Diyos, pagkatapos po ng ating kamatayan o sa kanya ikalawang pagdating, kailangan ganito yung mabanggit natin sa harapan ng Diyos. Hindi po ba? Kailangan maingatan natin yung ating pananampalataya. Kailangan kapag umarap po tayo sa Diyos, ay masabi natin na ako'y aliping walang kabuluhan. Ginawa ko lamang ang aking katungkulan. Paano po mangyayari yun? Kailangan bilang mga kamanggagawa ng Diyos, hindi rin tayo dapat tumigil sa paggawa. Kagaya ng ginagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya isipin po natin na yung panibagong pagkakataon na to, gamitin natin. Para saan? Para sa napakabanal na gawain ng Diyos na gagawin niya para sa atin. Naunawaan niyo po? Kagaya po nito,
Sa ating main verse ngayon, kilala niyo po ba si Haring Ezekias? Kilala niyo po? Kilala niya hindi? Huwag kayong maiya. Kung hindi, ipapakilala ko sa inyo. Kung oo, salamat sa Diyos. Kilala niyo o hindi? Diba? So, kikilalanin natin si Haring Ezekias. Okay? So, katunayan po, si Haring Ezekias, nung siya po ay naging hari, siya po ay naging mabuting hari sa harapan po ng Panginoon. Okay? Pero, dumating po sa kanya yung punto na ano po, na malapit na po siyang mamatay. Ngunit nung malapit na po siyang mamatay, sabi dito, ikalawang hari, chapter 20, verse 1, na mga araw na iyon, nagkasakit si Ezekias at malapit nang mamatay. Si Haring Ezekias, bagaman siya po ay naging mabuting hari, ngunit dumating sa punto na malapit na po siyang mamatay. Nung dumating siya sa puntong yun, ano po yung kanyang ginawa? Buksan po natin. Ikalawang hari. Ikalawang hari, chapter 20. Verse 6. Ikalawang hari, chapter 20, verse 6. Basahin natin, 3, 2, 1. Dadagdagan ko ng 15 taon ng iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Ano pong sinabi po dito ng Diyos sa kanya? Dadagdagan ko ng 15 taon ng iyong buhay. Kagaya po dito, si Haring Ezekias, nung siya po ay malapit ng mamatay, sinabi sa kanya ng Diyos, dadagdagan ko ng 15 taon ng iyong buhay. Kagaya po natin bilang mga Kristiyano, sa kalagayan po natin ngayon, binigyan po tayo ng panibagong taon ng Diyos, di ba? Dinagdagan po tayo ng Diyos ng ano? Isang taon. Isang taon, panibagong taon, para magawa yung kanyang gawain. Kaya kagaya po nito, si Haring Ezekias, binigyan po siya ng panibagong 15 taon. 15 years. Tandaan niyo po ha, malapit na siyang mamatay, pero dumating yung Diyos, sabi sa kanya, dagdagdagan kita ng 15 years. Okay? Bakit po dinagdagan ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 years? Tingnan natin sa verse 3. Ikalawang hari, chapter 20, verse 3. Sabi dito, babasahin ko po, alalahanin mo ngayon, o Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng mapait. Dito, nanalangin pala si Haring Ezekias. Paano po siya nanalangin? Sabi rito, at si Ezekias ay umiyak ng mapait. Ganito po yung panalangin ni Haring Ezekias, kaya dininig po ito ng Diyos. Nung dininig po ito ng Diyos, dinagdagan po yung kanyang buhay ng 15 taon. Nunawaan niyo po? So, dito, mapait po nananalangin si Haring Ezekias. So, sa katunayan po, kung ganito po yung panalangin natin, di ba, napag-aralan natin sa mga nakalipas na sermon, kung paano manalangin, di ba? So, dito, ganito yung ginawa po ni Haring Ezekias. Siya po ay umiyak ng mapait. Ibig sabihin, nanalangin po siya ng mabuti. Kagaya nito, bilang mga Kristiyano, sa katunayan, dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Diba? So, kung ganito yung panalangin po natin. Buksan natin, Awit 145. Awit 145. Verse 18 hanggang 19. Awit 145, verse 18 hanggang 19. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa lahat ng natatakot sa Kanya, Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Ano pong sabi po dito? Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Diba? Marami po tayong kinakailangan sa Christian life natin. Sa katunayan, hindi natin alam, yung panibagong taon na to, ito na pala yung kasagutan sa ating mga panalangin. Naniniwala po ako na yung bawat isa sa inyo, meron pa po mga mahal sa buhay. Tama po ba? Meron pa po kayong mga kapamilya, mga kaibigan, pero yung problema, wala pa silang katiyakan na makapasok sa langit.
Tama po ba? So hindi natin alam, baka itong pagkakataon na to, ito na mismo yung pagkakataon. Nasabi rito, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa kanya sa katotohanan. Malay natin, sa taong ito, magkaroon ng katuparan yung ating mga panalangin. So isa lang po ibig sabihin nito, itong panibagong taon na to, ito'y panibagong pagpapagod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Itong pagkakataon ng panibagong taon na to, ito po ay panibagong paglikom o pag-iipon ng gantimpala. Diba? So kagaya po ni Haring Ezekias, binibigyan po tayo ng panibagong pagkakataon. Si Haring Ezekias, binigyan po siya ng panibagong 15 taon. Tayo po ngayon, binigyan po tayo ng Diyos ng panibagong 1 taon. Ngayon, may tanong po ako. Saan ninyo nais gugulin yung panibagong taon na ibinigay po sa atin ng Diyos? Nakuha niyo po? Saan natin nais gamitin o gugulin yung panibagong taon na ibinigay sa atin ng Diyos? Bago po ba matapos yung taon, ipinanalangin natin, nagpray po ba tayo na sana yung panibagong taon na to na darating ay magkaroon ng kaligtasan yung aking anak, yung aking nanay, yung aking tatay, yung mga mahal ko sa buhay. Sana makarating ako doon sa probinsya namin na upang maibahagi yung ebanghelyo. Ganun po ba yung panalangin natin? O yung panalangin natin ay sana matupad na yung pangarap ko. Sana bumalik na para makapag-aral na ako ulit. Sana magkaroon na ulit ako ng magandang trabaho. Alin po doon yung panalangin natin? Tandaan niyo po ha, kung ano yung nasa puso ninyo, yun yung nagdidikta kung anong Christian life meron po kayo. Naunawaan niyo po? So ito po yung simula ng panibagong taon. Kung medyo nagkamali po kayo sa pagdi-decide o pagpipray, kung ano po yung dapat ninyong ipagpray sa panibagong taon, may chance pa po tayo na magbago. Tama po ba? So, yung buhay natin, yung pagkakataon na binigay po sa atin ng Diyos, saan natin dapat gamitin? Naunawaan nyo? Ito po ay dapat na magamit para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag po natin gayahin si Haring Ezekias. Ano nangyari kay Haring Ezekias? Binigyan po siya ng panibagong 15 years. Pero yung 15 years na yun, anong ginawa ni Haring Ezekias? Ginamit niya ba para sa gawain ng Diyos? Ginamit niya ba para ipakilala kung sino yung Diyos? Ginamit niya ba, di ba, para ipangalandakan sa lahat ng tao na yung Diyos ay mabuti, na dinirinig ng Diyos yung panalangin ko? Pero dito, si Haring Ezekias, nagkamali po siya. Kagaya ni Haring Ezekias, huwag po natin siyang gayahin. Naunawaan niyo po. Ano yung naging pagkakamali ni Haring Ezekias? Sabi po dito, di ba, nung gumaling na po si Haring Ezekias, yung hari po ng Babylonia na si Merodach Baladan, nagpadala po siya ng mga tao, yung binasa po natin sa main verse. So, ano po nangyari? Tingnan natin, ikalawang hari. Balikan natin sa ikalawang hari. Chapter 20. Verse 13. Ikalawang hari, chapter 20, verse 13. Basahin natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sila'y tinanggap ni Ezekias at ipinakita sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay. Ang pilak, ginto, mga pabango at mga mamahaling langis, ang niyang kagawaan ng mga sandata at ang lahat na matatagpuan sa kanyang bodega. Walang anuman sa kanyang bahay o sa kanyang mga nasasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias. Tingnan niyo po yung pagkakamali na ginawa ni Haring Ezekias. Anong ginawa po niya? Sabi dito, sila'y tinanggap ni Ezekias at ipinakita sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay. Ito yung ginawa ni Haring Ezekias nung ma-extend na po yung buhay niya. Sabi dito, yung pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, ang kanyang taguan ng mga sandata, ang lahat ng matatagpuan sa kanyang bodega. Dinalaw po siya noong hari ng Babylonia. Pero ano yung pinakita po ni Haring Ezekias? Lahat po ng mga kayamanan niya, lahat ng pagmamay-ari niya, lahat ng pisikal na bagay na mayroon po siya. Naunawaan niyo po? So sa palagay niyo po, itong ginawa ni Haring Ezekias, tama o mali? Itong ginawa ni Haring Ezekias, tama o mali? Tama o mali? Mali o tama? So sabi dito,
Ginto, mga pabangot, mamahaling langis at ang kanyang taguan ng mga sandata at ang lahat ng matatagpuan sa kanyang bodega. Ito yung pinakita ni Haring Ezekias. Walang anuman sa kanyang bahay o sa kanyang nasasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias. Diba? So kung tutusin, parang maganda pakinggan kasi pinakita ni Haring Ezekias, pinagmalaki niya kung anong meron siya. Pero sa katunayan, meron po siyang isang bagay na mas mahalaga na dapat na mas ipagmalaki. Ano po yun? Yung pagsagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Yung kabutihan na ginawa ng Diyos para sa kanya. Yung pag-extend ng Diyos ng buhay niya. Pero sa halip po na yun, hindi yun yung ginawa ni Haring Ezekias. Ano ipinakita niya? Lahat na ng mga bagay na na-achieve niya sa kanyang buhay. Hindi niya ipinakita kung ano yung na-achieve ng Diyos sa buhay niya. Naunawaan niyo po? Ulitin ko po, yung pinakita ni Haring Ezekias, yung na-achieve niya sa buhay niya. Hindi niya ipinakita yung na-achieve ng Diyos sa buhay niya. Naunawaan niyo po? So dito, bilang mga Kristiyano, yung patotoo po natin, yung testimony po natin, ano yung sinasabi natin? Ano yung binabanggit natin? Lahat ba ng mga bagay na nagawa ko? O lahat ng mga bagay na nagawa ng Diyos sa buhay ko? Naunawaan niyo po? Sa katunayan po, marami po akong testimony na naririnig mula sa iba't ibang mga brothers and sisters. Diba? Minsan sinasabi nila sa testimony, ipag-pray niyo po yung asawa ko kasi yung asawa ko ganito, ganito, ganyan. Naunawaan niyo po? Lahat ng masamang bagay tungkol sa asawa niya, binanggit niya na. Lahat, yung mga anak naman, lahat ng masamang bagay tungkol sa nanay niya, nabanggit niya na. So ano po ibig sabihin po nun? Halimbawa, narinig niya yung isang masamang bagay mula sa isang tao. Tapos yung masamang bagay na yun ay tungkol pala sa ibang tao. Ano yung isipin ninyo? Hindi po ba tayo bilang tao, nagkakaroon po tayo, nako-construct yung pagkatao ng isang taong hindi naman natin kilala sa isip natin. Dahil ganun yung sinabi sa atin nung kakilala natin, bagamat yung isang tao ay hindi natin kakilala, nagiging ganun yung pagtingin nila sa natin sa kanila. Naunawaan niyo po? Halimbawa, hindi niyo naman kilala yung tao, pero sabi ng kaibigan ninyo, yan yung taong yan, mandarambong, magnanakaw. Tuwing makikita natin yung taong yun, kahit hindi natin siya kilala, yun yung unang papasok sa isip natin. Tama po ba? Ayan, mandarambong yan, magnanakaw. Bagamat hindi pa naman natin siya nakakausap, hindi pa naman natin siya kilala. Naunawaan niyo po? Kadalasan, ito yung laman ng testimony ng mga brothers and sisters. Yung pagkatao ng ibang tao. Tama, mali? Tama, mali? Ba't hindi po kayo makasagot? Diba? Ito pa. Minsan, tuwan-tuwa sila, diba? Ah, may panibago na akong trabaho, ganito, ganyan. Okay, maganda yung trabaho ko, maganda yung sahod ko, malaki yung kita ko. Kaso may problema, hindi ako makapag-church. Tapos tuwan-tuwa pa siya, nasabihin yun sa testimony. Tama po ba o mali? Diba? Minsan, ito yung binigay sa akin, ito yung na-achieve ko, ito yung ganyan ko. Diba? Minsan, o kadalasan, pag nagpapatotoo tayo, yun yung binabanggit natin. Naunawaan niyo po? Pero ano po ba yung tunay na nilalaman ng testimony? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko? Minsan, nagpapatotoo tayo, ito yung buhay namin, hirap na hirap, parang hindi na kami makakain, minsan ganito na nga lang, minsan ganyan, tapos na yung testimony. Hindi man lang nabanggit kung ano yung ginawa ng Diyos nung naranasan mo yung ganung bagay. Yun po ba ay testimony? Hindi po. Yun po ay pagpapaawa sa ibang tao. Naunawaan niyo po. Ano po yung tamang testimony? Ito yung kalagayan namin. Ito yung kalagayan ng pamilya ko. Mahirap kami. Pero sa kabila ng kahirapan na yun, naralasap namin yung tulong ng Diyos. Yun po yung testimony. Naunawaan niyo po. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Naunawaan niyo? Minsan, may mga testimony pa. Anong sabi? Gawin natin yung bagay na to. Ito yung natutunan ko. So dapat ito yung gawin natin. 'Di ba? Tayo ganito. Kami ganyan. 'Di ba? So pag nagte-testimony tayo, anong ginagawa natin? Para tayo nangangaral.
Naunawaan nyo? Di ba? Dinadamay natin yung ibang tao. Sa katunayan po, sa testimony, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga salitang natin, tayo. Ano po yung testimony? Narinig ko yung salita ng Diyos. Ito po yung naunawaan ko. Ito yung gagawin ko sa Christian life ko. Hindi yung, ito yung narinig natin. Ito yung sermon ni Pastor. No, gawin na lang natin to para maging maganda yung Christian life natin. Yun po ba yung testimony? Hindi po. Di ba? Hindi po testimony yun. Yun po ay pangangaral ng wala sa lugar. Naunawaan nyo po. Bakit? Kadalasan na mga gano'n na naririnig ko, ito yung gawin natin. Ito yung naunawaan natin. Dapat ito yung gawin natin. Kinalaunan, pagkalipas ng 4 na buwan, 6 na buwan, yung nagsabing gawin natin to. Di ba? Dapat tayo'y malakas sa Christian life natin. Siya yung nawala sa church. Naunawaan nyo? Kaya hanggat maaari po, pag nagpapatotoo po tayo, hindi tayo maaaring gumamit ng salitang natin, tayo. Ano po yung patotoo? Ano yung testimony? Paano tayo naligtas? Kailan tayo naligtas? Ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ano yung natutunan natin? Huwag nating idama yung ibang tao. Kunin natin yung pagkakataon na to para sabihin sa lahat ng mga tao sa harapan natin at sa harapan ng lahat ng tao sa buong mundo, ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yung testimony, hindi yung, ito yung ginawa ko, ito yung ugali ng asawa ko, ito yung ugali ng anak ko. Naunawaan niyo po. Ano po yung testimony? Yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Di ba? Anong gusto mong gawin ngayon para sa Diyos? Yun po dapat yung nilalaman ng testimony. Hindi yung kung sino-sino, kung ano-ano. Naunawaan niyo po ba? So, dito, ito yung malaking pagkakamali ni Haring Hezekias. Diba? Binigyan siya ng Diyos ng panibagong 15 taon. Pero yung problema, hindi niya yung ginamit para ipakilala sa buong mundo kung sino yung Diyos. Anong ginawa niya? Pinakita niya lang, pinagyabang niya lang, diba? Kung anong meron siya sa loob ng bahay niya. Naunawaan niyo po. So hindi po dapat ito maging ganito yung testimony ng mga Kristiyano. Ano yung testimony ng mga Kristiyano? Tandaan po natin. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Diba? Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ito yung tulong ng Diyos sa akin. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa akin. Nakuha niyo po? So, dito, sa katunayan, lahat ng mga bagay ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Tama po ba? So, lahat ng mga bagay sa Christian life natin, ibinibigay sa atin ng Diyos yun. Yung Diyos, kahit kailan, hindi po siya nagkukulang sa atin. Sa katunayan, sabi doon sa Awit chapter 37, verse 25, simula nung ako'y bata pa, hanggang sa ako'y matanda na, kahit kailan, hindi ko nakita yung matuwid na pinabayaan. Ano ibig sabihin nito? Yung mga taong ligtas, yung mga taong matuwid, talagang malalasap nila yung tulong ng Diyos. Hindi nila malalasap yung kahirapan. Naunawaan niyo po, yes, dumadaan tayo sa iba't ibang kahirapan. Pero sa kabila ng kahirapan na yun, kailangan malinaw nating makita nasaan yung tulong ng Diyos. Ano yung ginagawa ng Diyos habang dinadaanan ko yung kahirapan na yun? Naunawaan niyo po. Buksan po natin, 2 Pedro. Second Peter po. Chapter 1, verse 3. 2 Peter, basahin natin, 2 Peter chapter 1, verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pakikilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Ano pong sabi po dito? Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat na mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Naunawaan niyo po, lahat ng mga bagay na kinakailangan natin sa Christian life natin, maging physical man yan, spiritual man yan, sabi dito no, sabi dito, kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. Ibig sabihin, ito yung mga physical na bagay, yung pangangailangan natin para mabuhay. Naunawaan niyo po, at dito, kasabay po nito, yung spiritual naman at yung pagiging maka-Diyos. Sa madaling salita, sa katunayan, araw-araw po tayong tinutustusan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Bagamat parang mahirap, medyo may pagdurusa,
Pero kahit kailan, hindi po magkukulang sa atin yung Diyos. Malinaw po ba? Dahil sinasabi po dito, ipinagkakaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Naunawaan niyo po. Kaya dito, sa katunayan, kayang ibigay sa atin ng Diyos lahat ng mga bagay. Pero dito, kaya ring alisin sa atin ng Diyos lahat ng mga bagay. Naunawaan niyo po yun. Diba? Binigyan tayo ng Diyos. Yung ibinigay sa atin ng Diyos, saan natin dapat gamitin? Saan? Para kanino? Para sa sarili o para sa Diyos? Para sa Diyos. Diba? Pero yung binigay sa atin ng Diyos, ginamit natin para lang sa sarili natin, aalisin ng Diyos yan, hindi. Tandaan niyo po ha, si Haring Saul, ginawa po siyang hari ng Diyos, tama? Dapat si Haring Saul, gumawa po siya para sa Diyos. Pero sa kabila po nito, gumawa po siya para sa kanyang sarili. Kaya yung kanyang pagiging hari ay inalis din po sa kanya ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Kaya ng Diyos na magbigay, pero ang problema, kaya rin ng Diyos na mag-alis. Naunawaan nyo? So dito, ano po sabi dito? Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. Sabi po dito, lahat ng mga bagay. Sa katunayan, kasama po dito yung mabuti at yung masama. Ano po yung mabuting bagay? Yung mabuting bagay, kinakailangan po natin ito para makapagpatuloy po tayo sa buhay natin. Tama po ba? Yung pagkain natin, yung trabaho natin, yung pamumuhay. Yung pamumuhay po natin ngayon, binibigay sa atin ng Diyos yan, lahat ng mga mabubuting bagay. Pero yung problema po dito, yung masamang bagay, kailangan din po natin. Ano po yung masamang bagay? Kahirapan, kabiguan, di ba? Pagdurusa, kapighatian. Naunawaan nyo? Para saan natin kinakailangan yung masasamang bagay? Yan naman po'y kinakailangan natin para matuto naman tayo sa Christian life natin. Tandaan nyo po, yung mabuting bagay upang masustain yung buhay natin. Yung masamang bagay upang matuto tayo sa buhay natin. Naunawaan nyo po, isipin nyo po, lahat na lang mabuti. Lahat na lang mabuti. May matututunan kayo? Wala. Diba? Kaya nga sabi doon, diba? Learn from your mistakes. Naunawaan nyo po. Sa kahirapan, mas lalo tayong lumalapit sa Diyos. Sa kahirapan, mas lalo tayong nananampalataya, dumidikit sa Diyos. Kagaya po nito ni Haring Ezekias, nung dumaan po siya ng kahirapan, anong nangyari? Nanalangin siya na mapait sa Diyos. Sinagot ng Diyos yung panalangin niya. Ang problema, hindi niya naman ginamit para sa Diyos yung panibagong 15 taon. Naunawaan nyo? Kaya dito, may tanong po. Anong nakita nila sa iyong bahay? Nakuha nyo? Buksan natin. Ikalawang hari, chapter 20. Sa main verse natin. Lagyan po natin ang tanda para mabilis natin mabuksan. 2 Kings, chapter 20, verse 15. Sabi dito, kanyang sinabi, anong nakita nila sa iyong bahay? Naunawaan nyo? Anong nakita nila sa inyong bahay? Pastor, yung bahay namin, butas-butas yung bubong eh. Wala kaming pader, nangungupahan lang po kami, di ba? So, yun yung kadalasan na pumapasok sa isip natin. Anong nakita nila sa iyong bahay? Alam niyo po ibig sabihin nito? Anong nakita nila sa iyong bahay? O sa madaling salita, anong nakita nila sa inyong Christian life? Naunawaan niyo po? Anong nakita ng maraming tao, ng mga brothers and sisters, ng mga taong hindi paligtas sa buhay ninyo, sa Christian life ninyo? Naunawaan niyo po? Si Haring Ezekias, sa loob ng 15 taon na ibinigay sa kanya ng Diyos, wala po siyang ginawa. Binakita niya lang yung ginto, yung pilak, yung magagandang bagay, physical na bagay. Nakuha niyo? Pero dito, hindi niya pinasalamatan yung Diyos. Hindi niya pinapurihan yung Diyos. Di ba? Sabi dito, 2 Kings chapter 20, tingnan natin, verse 17. Ang mga araw ay dumarating na ang lahat ng nasa iyong bahay at ang inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangayin na patungo sa Babilonya. Walang may iwan, sabi ng Panginoon. Verse 18,
at ilan sa iyong mga anak na lalaki na mula sa iyo na ipinanganak ay kukunin, at sila'y magiging mga yunuko sa bahay ng hari ng Babilonya. Binigyan siya ng Diyos, binawi ng Diyos sa kanya. Nakuha niyo? Binigyan po tayo ng Diyos. Kaya ang tanong, anong nakita nila sa inyong bahay? Anong nakita ng Diyos sa Christian life natin? Anong nakita nila sa Christian life natin? Anong Christian life meron po tayo ngayon? Diba? So tuwing makikita ba nila kayo? Anong naiisip ng mga ibang tao? Ah, ito yung tunay na anak ng Diyos. Diba? Sa tuwing magsasalita kayo, sa tuwing gagalaw kayo, may isip ng kapitbahay ninyo, ng ibang tao, na yan, talagang napapatunayan, na talagang nag-church siya, na talagang siya ay mabuting mananampalataya. Diba? O, anong nakikita nila sa inyo? Every time na makikita nila kayo, eto na naman yung mapagkunwari. Diba? Eto na naman yung mapagpanggap. Anak ba talaga ng Diyos yan? Alin doon? Yung sa palagay ninyong naiisip nila sa inyo. Na sa tuwing makikita nila kayo, nagpupuri sila sa Diyos, pinasasalamatan nila yung Diyos dahil sa Christian life na meron kayo, o sa tuwing makikita nila kayo, tinatanong nila yung Diyos, anak ba talaga ng Diyos yan? Sa palagay niyo, alin doon? Diba? May problema tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Minsan, pag pinagtabi natin yung taong ligtas at yung taong hindi ligtas, hindi na natin masabi ano yung pinagkaiba. Tama mali? Kung paano manalita yung taong hindi ligtas, ganun din magsalita yung taong ligtas na. Kung paano manamit yung isang taong hindi ligtas, ganun din magsalita at manamit yung taong ligtas na. Kaya talagang walang pinagkaiba eh. Ano lang pinagkaiba? Pag namatay, papasok sa langit. And else, wala na iba. Naunawaan niyo po? Yun yung problema sa Christian life natin. Yung ibang mga hindi paligtas, saan sila nakafocus? Sa pera, sa trabaho. Saan pa? Sa mga material na bagay, physical na bagay. Diba? Gumagawa sila para sa mga bagay na yun. Ang problema dito, yung mga taong ligtas na, doon din nakafocus. Diba? Nakafocus din sa material na bagay, physical na bagay. Diba? Paulit-ulit ko pong sinasabi. Kailangan natin yun sa buhay. Pero hindi yun yung buhay natin. Naunawaan niyo po? Kung kailangan natin magtrabaho, hindi masama yun. Dahil kailangan talaga natin magtrabaho. Kailangan natin mag-aral, hindi masama yun. Dahil kailangan natin talagang mag-aral. Naunawaan niyo po? Pero hindi natin ibubuhos doon yung buong buhay natin. Saan natin dapat ibuhos yung buhay natin? Para sa gawain ng Diyos. Naunawaan ninyo? Isipin niyo po, lagi ko pong tinatanong sa mga brothers and sisters, sa inyo, di ba? Bakit nakaupo pa kayo ngayon dyan? E sa langit na rin naman kayo mapupunta. Bakit? Di ba? Bakit kailangan pa nating mabuhay sa mundong ito? E sa langit na rin naman tayo mapupunta. Naunawaan niyo po? Bakit? Para gugulin lang? Para pasakitin lang yung ulo ng Diyos? Para ipahiya yung Diyos? Hindi. Nakaupo kayo dyan, nakatayo ako ngayon dito, naikinig tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, para saan? Para sa gawain ng Diyos. Para ipamahagi kung sino ba yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sino ba si Jesucristo na nagligtas sa lahat ng mga tao? Yun yung layunin ng buhay natin. Naunawaan nyo? Hindi yung para lang sa sarili po natin. Diba? Sa katunayan, bilang mga taong ligtas, ito yung layunin ng buhay natin. Yung papurihan yung Diyos. Pero sa Haring Ezekias, hindi niya ginawa yun. Buksan natin, Awit 135. Awit number 135. Verse 1 hanggang 3. Awit number 135, verse 1 hanggang 3. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Magpuri kayo, mga lingkod ng Panginoon. Kayo nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga bulwagan ng bahay ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Umawit sa kanyang pangalan, sapagkat ito'y kaibig-ibig.
Ano pong sabi rito? Purihin ang Panginoon sa verse 1. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magpuri kayo, mga lingkod ng Panginoon. Ano pong sabi rito? Wala tayong ibang dapat gawin kundi papurihan ang Panginoon. Sa verse 2, kayo nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga bulwagan ng bahay ng ating Diyos. Sino po yung tinutukoy po dito? Tayo mga taong ligtas. Ano yung dapat natin gawin? Purihin ang Panginoon. Diba? Namubuhay tayo sa Christian life natin, hindi para bigyan puri yung sarili natin. Hindi para purihin yung ibang tao. Hindi para pasiyahin yung pamilya natin. Yung mga mahal natin sa buhay. Nabubuhay po tayo ngayon dito sa kasalukuyang panahon bilang mga Kristiyano upang magbigay puri sa Diyos na nagligtas sa akin. Sa atin. Naunawaan niyo po. Hindi sa ibang tao na wala namang ginawa para sa atin. Naunawaan niyo po. Yung Christian life natin ay dapat magpuri lamang sa Panginoon. Kapag hindi po natin nagawa yan, hindi natin pwedeng sabihin na tayo'y aliping, walang kabuluhan. Ano po tayo? Tayo'y mga hindi tapat na alipin. Naunawaan niyo po? So sa Christian life po natin, isa lang po yung dapat na pinapapurihan natin, yung Diyos lamang. Isa lamang yung pinasasalamatan natin, yung Diyos lamang. Naunawaan niyo po. Nabubuhay tayo para sa Diyos lamang. Ginagawa natin lahat ng mga bagay para sa Diyos lamang. Hindi para sa sarili natin. Naunawaan niyo po. So nagtatrabaho tayo, kumakain tayo, humihinga tayo. Para kanino? Para sa Diyos lamang. Nakuha niyo po ng malinaw? Ito po yung gawain natin bilang mga Kristiyano. Diba? Bilang mga Kristiyano, ano po ipinagmamalaki natin? Diba? Bilang mga Kristiyano, anong pinagmamalaki natin? Diba? Ano yung dapat ipagmalaki natin? Ako po'y isang Kristiyano. Iniligtas ako ng Diyos. Diba? Namatay ang Diyos, namatay ang Panginoong Hesukristo, 2,000 taon na yung nakalipas para sa akin. Para hugasan, linisin, alisin, lahat ng kasalanan ko sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Naunawaan niyo po. Yun yung tunay na patotoo. Yun yung dapat na ipinagmamalaki natin bilang mga Kristiyano. Pero minsan, ano yung pinagmamalaki natin? Maganda yung buhay ko kasi Kristiyano ako. Maganda yung trabaho ko kasi Kristiyano ako. Mayaman kami kasi Kristiyano ako eh. May sasakyan kami kasi Kristiyano ako. 'Di ba? Minsan yung Christian life natin, 'di ba? Sorry, baliktad. Sa buhay natin, kapag masaya tayo, doon lang natin naalala yung Diyos. Paghirap tayo, doon natin iniiwan yung Diyos. Di ba? Tama po ba? Ah, kumita ako ng malaki-laki, makapagsimba nga. Makapag-tithes and offering nga. Wala akong kita ngayon eh. Tsaka na yung tithes and offering. Tsaka na ako magsisimba. Tama ba? Minsan, madalas kong naririnig, oh, leader, kamusta si ganito, si ganyan? Ah, hindi raw po siya muna mag-church kasi may problema. Antayin lang po matapos yung problema bago bumalik sa church. Tama, mali. Diba? Yung Christian life natin, kagaya na nabanggit ko po kanina, mabuti man yan o masama man yan, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Naunawaan niyo po. Diba? So, hindi yung porkit maganda yung bahay natin, ibig sabihin, ay talagang ligtas ka na. Diba? Kasi tuloy-tuloy yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi po. Ang ganda nga ng bahay mo. Wala namang ligtas sa pamilya mo. Anong silbi? Naunawaan nyo? Ang ganda ng trabaho mo. Walang ligtas sa pamilya mo. Anong silbi ng trabaho mo? Magagarang kotse mo, pero hindi naman ligtas yung pamilya mo. Anong silbi ng kaligtasan na meron ka? Naunawaan nyo po? So dito, dapat nating ipagmalaki. Ako'y Kristiyano at papasok ako sa langit dahil sa Diyos. Naunawaan nyo? At ito yung dapat kong sabihin sa lahat ng tao. Yun yung dapat nating ipagmalaki sa lahat ng tao. Hindi yung physical na bagay na meron tayo, pero yung pamilya natin, pupunta naman pala ng impyerno. Naunawaan nyo? Diba? Kung ano po yung dapat nating ipagmayabang, sabi rito, 1 Corinthians chapter 1, verse 31, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Sino yung dapat ipagmalaki? Yung Panginoon. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa iyo, naligtas yung buong angkan mo.
Yun yung dapat nating ipagmalaki. Naunawaan niyo po, hindi yung kung anong bagay na meron tayo. Tapos ipangangalandakan natin, galing yun sa Diyos. Galing yun sa Diyos. Pero wala namang ligtas sa pamilya mo. Yun yung malaking pagkakamali. Naunawaan niyo po. So, bakit kadalasan hindi tayo pinapakinggan ng mga taong hindi ligtas? Bakit kadalasan hindi tayo pinapakinggan ng mga mahal natin sa buhay na gusto nating i-evangelize? Bakit po? Di ba? Sabi nga nila, action speaks louder than words. Tama po ba? Bakit hindi nila tayo pinapakinggan sa tuwing mag-evangelize tayo? Kasi sa tuwing mag-evangelize tayo, sa harap na, sa halip na makisuyo tayo sa kanila, palambutin natin yung puso't isip nila. Hindi eh. Pag ayaw nila, o bahala ka na mapunta sa impyerno. Di ba? Okay na sa atin yun. Basta tayo nagsabi. Di ba? So yun po yung problema. Bakit hindi nila tayo pinagbibigyan? So tuwing i-invite natin sila sa Bible seminar. Kasi kadalasan, kung sino yung mga Kristiyano, tayo yung mga gahaman sa loob ng pamilya. Tayo yung hindi naikipagkaibigan sa loob ng pamilya. Tayo yung mapagpataas sa loob ng pamilya. Feeling natin, tayo na yung pinakamataas sa loob ng pamilya. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa angkan-angkan. Di ba? Tama po ba? Sa isang bahay, nandun na lahat. Nandun si Lolo, si Lola, pamangkin, tito. Sa isang compound, ganun. Di ba? Pero, yung mga taong hindi ligtas, na mga mahal mo sa buhay, sila nagkakasundo. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakikipag-usap sa kanila. Di ba? Tama po yun, huwag tayo makisali sa mga makasalibotang usapan. Nakuha nyo? Pero yung pag-usapan ay tungkol sa pera, oh sige, ganito, ganyan. Kayo yung nagmamalaki. Tama po ba? So, sa loob ng pamilya natin, tayo yung mga mapagmataas. Di ba? Kaya nakikita nyo po sa post sa Facebook, ang daming sinasabi tungkol sa mga Kristiyano. Di ba? So, sa katunayan, sa Christian life natin, nahihirapan tayo. Natutokso tayo, nagkakamali po tayo. Pero, in the long run, sa Christian life natin, yung goal natin ay dapat gayahin sino? Si Jesucristo. Isa lang yung dapat nating gayahin, si Jesucristo. Hindi tayo dapat mapagmataas. Hindi tayo dapat mapagmalaki. Hindi tayo dapat gahaman. Hindi tayo dapat sakin. Sa loob ng pamilya natin, dapat tayo yung pinakamaamo, tayo yung pinakamababa, tayo yung pinakabata. Alam niyo po yung bata? Di ba? Alam niyo yung bata? Alam niyo yung attitude ng bata? Di ba? Yung mga bata, yung mga toddlers, no? Yung mga bata, willing na willing silang matuto. Mahilig silang magtanong. Di ba? Malalambing sila. Nakuha niyo po? So, lagi nating tatandaan yung dalawang napaka-pangunahing katangian ng Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Maamo at mababa. Buksan natin. Mateo chapter 11. Mateo chapter 11. Verse 29. Mateo 11:29. Basahin natin. 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ano po sabi dito? Sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Ito po yung katangian ng Panginoong Jesucristo. Maamo at merong mapagkumbabang puso. Sinasabi po sa 1 Korinto 11:1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Sinasabi sa Epeso 5:1, kaya't kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. At sinasabi dito ng Mateo 11:29, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Kaya dito, bilang Kristiyano, sabi rito, paulit-ulit na sinasabi na tumulad tayo kay Kristo. Gayahin natin yung Diyos. Anong meron sa Diyos? Sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Naunawaan niyo po? Kaya bilang mga manggagawa ng Diyos, bilang mga alipin ng Panginoon,
Ano yung dapat natin gawin? Buksan natin, ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 2. Verse 24. 2 Timothy chapter 2, verse 24 hanggang 25 po. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mausay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Ito po yung binabanggit ko. Ang alipin ng Panginoon na hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matiyaga. Di ba? Sabi rito, tinuturuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Dito, yung mga anak, minsan hindi kayo pinapayagan ng magulang ninyo na umaten sa ganito, umaten sa ganyan, bawal. Tama po ba? Pero anong ginagawa ninyo? Nagpaalam naman na po ko eh. So tatakas ka na lang. Tama ba? So, di ba? So, ito po yung malaking pagkakamali. Sabi rito, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Kailangan yung pag-uugali natin ay kaaya-aya rin naman sa kanila para kumilos po yung Diyos. Pero kung dito, balik na rin natin lahat. Ang alipin ng Panginoon ay dapat na ikipag-away. Tapos, ang alipin ng Panginoon ay mabangis sa lahat. Ang alipin ng Panginoon, hindi mahusay magturo, mali yung tinuturo. Ang alipin ng Panginoon ay tamad. Sa palagay ninyo, may maliligtas sa pamamagitan natin? Wala. Diba? Ito yung binabanggit ko. Kanina, kapag pinagtabi yung ligtas at yung taong hindi ligtas, hindi na makilala. Ano yung pinagkaiba? Nakuha nyo po. So dito, sa loob po ng Biblia, meron po tayong mga pamantayan na dapat gawin at dapat maging pagkatao ng isang Kristiyano. Ano po yun? Yung alipin ng Panginoon, hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Dinuturuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat. Kapag nag-evangelist tayo, anong dapat natin gawin? Ah, ganun ba? Sige, okay lang. Hindi, minsan eh, kapag na-reject tayo, anong ginagawa natin? O sige, bahala ka nang mapunta sa impyerno. Galit na galit tayo, di ba? Minsan mo nga lang ang pagbibigyan, di mo pa magawa eh. Tama po ba? So kapag ganun, yung mga asawa ng sister dito na hindi paligtas, maliligtas kaya sila? Yung mga asawang lalaki? Hindi. Di ba? Kung noon, bungangera tayo, pangit ng words, no? Bungangera. Pero yun yung totoo. Kung noon, bungangera tayo, nung maligtas tayo dapat, hindi na. Tama po ba? Para saan? Para sa kanila. Para maligtas sila sa pamamagitan po natin. Naunawaan nyo po. So dito, tandaan nyo po ha, kapag ginagawa natin lahat ng mga bagay na to, sino yung kikilos? Sabi dito, sa verse 25, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Gawin lang natin yung part natin, di ba? At gagawin din ng Diyos yung part niya. Naunawaan niyo po? Minsan, hindi ginagawa ng Diyos yung part niya para sa atin kasi tayo mismo ayaw natin gawin yung part natin. Gusto natin maligtas sila, pero ayaw naman natin magbago. Paano sila maliligtas? Naunawaan nyo? Prayer request tayo ng prayer request. Pero tayo, hindi mismo tayo nananalangin. Di ba? Gusto nila, gusto natin na makita nila sa atin yung pagbabago. Pero sa loob ng bahay, hindi rin naman tayo nagbabasa ng Biblia. So saan yung pagbabago doon? Paano nila makikita yung Diyos sa pamamagitan natin? Hindi nyo po ba't alam, tayo po yung naglalakad na Biblia? Alam niyo po yun, hindi. So, hindi naman lahat ng tao nagbabasa ng Bible. Hindi nila kabisado yan. Naunawaan ninyo? Pero sana sa Christian life natin, makita nila sa atin ano ba yung nilalaman ng Biblia kahit hindi nila buksan. Naunawaan niyo po? Yun yung tungkulin ng mga Kristiyano. Yun yung pamamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung tamang pagpupuri sa Diyos. Di ba?
Noong nakaraan, tinanong ko po kayo, di ba? Minamahal niyo po ba ang Panginoon? Tama? Tinanong ko kayo, iniibig niyo po ba ang Panginoon? Kung talagang iniibig ninyo yung Panginoon, gugustuhin ninyo magbago para sa Panginoon. Tama ba? Nanaisin ninyong maging mabuti kayong Kristiyano para sa Panginoon. Yun yung tunay na pag-ibig. Di ba? So, kung hindi nyo kayang gawin yun, may problema. Di ba? Tingnan natin ang mga halimbawa sa Biblia. Yung mga taong niluwalhati nila yung Diyos sa pamamagitan ng buhay nila. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Kailangan maluwalhati natin ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Kilala niyo po si Jose? Si Jose? Na mahilig managinip. Tingnan natin, Genesis chapter 39. Genesis po, chapter 39 po. Verse 2 hanggang 3. Chapter 39, verse 2 hanggang 3. Basahin natin, Genesis chapter 39, page 59 po. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at lahat ng ginagawa ni Jose ay umunlad sa kanyang kamay. Excuse me. So, at the age of 17, so si Jose po, nakarating po siya sa Ehipto bilang isang alipin, bilang isang bihag. So, meron pong isang espesyal o katangi-tanging bagay kay Jose. Ano po sabi dito sa verse 2? Sabi rito, ito po yung espesyal kay Jose, no? Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. May tanong po ako. Masasabi nyo rin po ba to? Ang Panginoon ay naging kasama ni... Ipalit nyo po yung pangalan nyo. Palit nyo po yung pangalan nyo. Basahin natin, no? Ang Panginoon ay naging kasama ni GB. Diba? So, ito yung special sa atin. Sa katunayan, ang Panginoon ay kasama natin. Tama po ba? Kaya ano po nangyari sa kanya? Siya'y naging lalaking maunlad. Kasama niya yung Panginoon, kaya po siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. Merong mahalagang bagay dito. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Pero dapat makita din ng ibang tao na kasama din natin yung Diyos. Hindi tayo sabi ng sabi, kasama ko yung Panginoon, ligtas ako, sa langit ako mapupunta. Pero hindi naman makita ng ibang tao na kasama mo talaga ang Panginoon. Naunawaan niyo po, sabi dito, nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. Ito po yung tunay na testimony. Diba? Yung testimony ninyo na binabanggit ay dapat makita din ng ibang tao sa inyo. Dahil kahit sabihin nyo yan, ipangalandakan ninyo sa buong mundo na kasama ko yung Panginoon, hindi naman nila makita sa inyo, failure pa rin yung Christian life ninyo. Naunawaan nyo po? So dito, kasama ni Jose yung Panginoon. Pero nakita ng amo niya, ng Panginoon niya, nakasama niya yung Panginoong Diyos. Ito yung dapat na mabuting Christian life natin. Diba? So nakita ng kanyang amo, sino? Si Potipar, na ang Panginoon ay kasama niya. So sabi niya, parang may kakaiba kay Jose. Kaya anong nangyari? Ipinagkatiwala sa kanya lahat ng mga bagay. Naunawaan niyo po? Dahil kasama niya yung Panginoon. Nakita ng ibang tao na kasama niya yung Panginoon. Naunawaan niyo po? Kaya sabi rito, buksan natin, verse 9. Nung tinukso po siya nung asawa ng kanyang amo, anong sabi niya? Sabi rito, verse 9, walang sinamang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ay pinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Nakita niyo po, hindi niya inisip na kapag nagkamali siya, magkakamali siya doon sa amo niya o sa ibang tao. Kundi, sa tuwing magkakamali siya, sino yung kinakalaban niya? Yung Diyos. Yun yung nasa puso ni Jose. Kaya siya po ay naging mabuting, di ba? Manggagawa ng Diyos. Kaya dito, paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan?
Diba? Sa Christian life natin, dapat isipin din natin yun. So, ting makikita natin yung kasalanan, yung tukso, isipin din natin, paano ko magagawa itong malaking kasalanan? Itong malaking kasamaan. Diba? Ito'y laban sa Diyos. Ito'y kasalanan, laban sa Diyos. Tingnan nyo po, kapag ganun yung ginagawa natin, ano mangyayari? Magiging mabuti tayo sa Christian life natin. Alam niya po na lagi po siyang pinagmamasdan ng Diyos. Kaya ito po yung nasabi ni Jose. Kaya kinalaunan, pinagbintangan si Jose. Tama? Ayon sa kwento, nakulong si Jose. Pero kahit siya'y nasa bilangguan, pinagbintangan siya, masama na yung nangyari kay Jose. Diba? Puro kasamaan na yung nangyari kay Jose. Puro kapigatian. Anong pa rin nangyari sa kanya? Buksan natin, verse 21 hanggang 22. Basahin natin. Genesis chapter 39, verse 21 hanggang 22, 3-1. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa mga bilangguan at anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa. Diba? Nasa mahirap na po siyang kalagayan, nasa mahirap na po siyang sitwasyon, ano pa rin po yung nangyari sa kanya? Subalit, kasama ni Jose ang Panginoon. Ito yung problema sa atin. Kagaya na nabanggit ko kanina, sa tuwing may problema tayo, kapigatian tayo, pagdurusa tayo, iniiwan natin yung church. Diba? Maling-mali po yun. Dito, si Jose, maganda yung kalagayan niya, pangit yung kalagayan niya, pero anong sabi? Subalit, kasama ni Jose ang Panginoon. Kaya yung pangit na sitwasyon, nagiging mabuti. Diba? Sa Christian life natin, para maging mabuti yung isang pangit na sitwasyon, kailangan isipin natin, ipakita natin sa buong mundo na kasama natin ang Panginoon. Hindi natin dapat iwan yung church. Hindi tayo dapat lumayo sa church. Pangit man yung kalagayan natin, maganda man yung kalagayan natin, wala tayong ibang dapat gawin kundi manatili sa loob ng church. Nothing else. Naunawaan niyo po? Nagaya po dito ni Jose, pangit man yung kalagayan niya, maganda man yung kalagayan niya, kasama niya yung Panginoon. At yung pinaka-the best dito, nakita ng ibang tao na kasama niya yung Panginoon. Ganon din po tayo dapat sa Christian life natin. Nasa mahirap na sitwasyon tayo, nasa magandang sitwasyon tayo, hindi lang natin masabi na kasama natin ang Panginoon, kundi masabi rin ng maraming tao na kasama natin, na talagang kasama natin ang Panginoon. Nakuha niyo po? Malino po ba? Okay? Kaya ang tanong ko, anong nakita nila sa inyong bahay? Diba? Anong nakita nila sa inyong Christian life? Kasama niyo po ba ang Panginoon? Mabuting Kristiyano po ba tayo? Sa nakalipas na taon, maaring bumagsak tayo. Maaring nabigo tayo. That's why, this new year, di ba, ibinigay sa atin ng Diyos. Para saan? Ipakita natin na kasama natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa katunayan si Jose, napakaraming bagay na dapat niyang ireklamo sa Diyos. Napakaraming bagay ang dapat niyang itanong sa Diyos. Napakaraming bagay yung dapat niyang iangal sa Diyos. Pero sa lahat ng mga bagay, anong ginawa niya? Pinapurihan niya lang yung Diyos. Bilang mga kamanggagawa, bilang alipin, ano yung dapat natin gawin? Papurihan lamang yung Diyos. Gawin lamang lahat ng mga bagay para sa Diyos. Naunawaan niyo po? Pangalawang tao. Kilala niyo po si Haring Solomon? Kilala niyo? Haring Saul? Haring David? Haring Solomon. Pangatlong hari sa Israel. Okay? Ano naman ginawa ni Haring Solomon? Sa katunayan, si Haring Solomon, siya ay kumakatawan po sa kaluwalhatian ng Diyos, sa karunungan ng Diyos. Diba? Nung panahon po niya, napakatalino po niya. So, siya po ay napakatalinong tao. Sa katunayan, lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos.
no mga sa mga panahon po na yon, yung iba't ibang mga bansa, yung mga bansang hintil, nakita nila kung sino yung Diyos sa pamamagitan po ni Haring Solomon. Naunawaan nyo? Kung anong karunungan meron si Haring Solomon, anong kalakasan meron si Haring Solomon. Nakita ng ibang tao na Diyos yung gumawa nun. Buksan natin, 1 Kings chapter 10. 1 Kings chapter 10. First Kings chapter 10, verse 1 hanggang 8, babasahin ko. Medyo mahaba po, babasahin ko po. Chapter 1, verse 8. Nang mabalitaan ng reyna ng Seba ang kanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya na may hirap na tanong. Siya'y pumunta sa Jerusalem na may napakaraming alalay, may mga kamelyo na may mga pasang mga pabango at napakaraming ginto at mamahaling bato. At nang siya'y dumating kay Solomon, ay kanyang sinabi sa kanya ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya ipinaliwanag sa kanya. Na makita ng reyna ng Seba ang lahat ng karunungan ni Solomon at ang bahay ng kanyang itinayo at ang pagkain ng kanyang hapag at ang pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ang paglilingkod ng kanyang mga tagapangasiwa, mga kanilang mga pananamit, ang kanya mga tagahawak ng saro, ang kanya mga handog na sinusunog na kanyang iniaalay sa bahay ng Panginoon ay nawalan siya ng diwa. Okay? At sinabi niya sa hari, totoo ang balita na aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga kalagayan at karunungan. Gayon may hindi ko pinaniwalaan ang mga balita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, wala pang kalahati ang nasabi sa akin at ang iyong karunungan at kasaganaan ay higit kaysa ulat ng aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod, na ito na patuloy na nakakatayo sa harapan mo at nakakaninig ng iyong karunungan. Verse 9, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo at naglalagay sa iyo ng trono ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ng Israel magpakailanpaman. Ginawa kanyang hari upang maglapat ng karunungan at katwiran. Naunawaan niyo po, sa lahat ng mga bagay na meron at ginagawa ni Haring Solomon, ano po yung suma total? Ito po ay purihin ng Panginoon mong Diyos. Nakuha niyo po, lahat ng mga bagay na meron siya, lahat ng mga bagay na ginagawa niya, ano yung pinapakita? Yung pagpupuri sa Panginoong Diyos. Naunawaan niyo po, sabi rito sa verse 5, ano nangyari doon sa reyna? Nawalan siya ng diwa. Nakuha nyo? Nawalan po siya ng diwa. Para siyang nahimatay doon sa karunungan. Hindi niya ma-process. Bakit? Dahil sa lahat ng mga bagay na ginagawa ni Haring Solomon, yung Diyos yung gumagawa. Pinapakita niya kung sino yung Diyos sa buhay niya. Naunawaan nyo po. Sabi rito sa verse 5, at ang pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ang paglilingkod ng kanyang mga tagabangasiwa, ang kanila mga pananamit, ang kanila mga tagahawak ng saro, ang kanyang mga handog na sinusunog, ang kanyang iniaalay sa bahay ng Panginoon, ay nawalan na siya ng diwa. Ano po yung sinasabi po dito? Sa katunayan, yung pagkain sa kanyang hapag, pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ano po yung tinutukoy po dito? Ano? Ito po, yung katangian ng church. Naunawaan niyo po? So, yung hari po natin ay yung Diyos. So, tayo, bilang mga lingkod, ano dapat? Yung loob ng church, ano dapat? Sabi rito, yung pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ang paglilingkod ng kanyang mga tagapangasiwa, ang kanila mga pananamit, ang kanya mga tagahawak ng saro, ang kanya mga handog na sinusunog na kanyang iniaalay sa bahay ng Panginoon. Nakita po ito ng reyna ng Seba. Ano nangyari? Nawalan siya ng diwa. No, ano po ibig sabihin po nito? Sa loob ng church, kung ganito tayo kaayos, yung pananamit natin, yung ginagawa natin, yung pagsasalita natin, ano po ibig sabihin nito? Maari silang mawalan ng diwa. Hindi sila maihimatay, kundi magkakaroon sila ng pagpapakumbaba, may kilala nila yung Diyos sa pamamagitan po natin. Naunawaan niyo po kung ano ibig sabihin nun. Diba?
Kaya sabi dito sa verse 9, hindi pinuri si Haring Solomon. Sino yung pinuri sa pamamagitan ni Haring Solomon? Purihin ang Panginoon mong Diyos. Naunawaan niyo po. Sa Christian life natin, sino yung dapat na mapuri? Yung Diyos. So tuwing makikita nila tayo, dapat mapuri nila yung Diyos dahil sa atin. Nakuha niyo? Nung panahon po, nung simula nung March 15, di ba? Nung nag-start po yung pandemic, until now, mag-one year na, di ba? Pero sa ngayon, sa katunayan, nasa mahirap na sitwasyon pa rin tayo. Marami pa rin sa mga kababayan natin o sa mga brothers and sisters natin, wala pa rin maayos na trabaho. Tama po ba? Wala pa rin maayos na kalagayan. Hirap pa rin sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng to, naipakita ba natin yung kaibahan natin sa mga taong hindi ligtas? Tanungin ko po kayo. Di ba? Ano man yung naging sitwasyon noon at ano man yung sitwasyon natin ngayon, naipakita ba natin sa buong mundo o sa lahat ng taong nakapaligid sa atin na ako'y anak ng Diyos? Hindi ako madadala ng ganyang mga bagay. Nagtagumpay po ba tayo sa parting yun? Di ba? Kung last year, bumagsak tayo. This year, another chance. Di ba? Para ayusin natin yung image natin. Bakit? Kailangan mapapurihan ng Panginoon sa pamamagitan natin. Nakuha niyo po? So, sa katunayan, yung Diyos po ay mapagbiyaya. Tama po ba? Pasalamat tayo, nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Di ba? Pasalamat tayo, humihinga pa rin tayo hanggang ngayon. So, sa mga bagay na yun, wala tayong ibang dapat gawin, kundi magpasalamat. Diba? Sabi po dito ng awit 86 verse 15, ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Naunawaan niyo po. So dito, yung Diyos po, siya po ay mahabagin, mapagbiyaya. So dito, bilang mga Kristiyano, anong dapat nating ikatakot? May dapat pa po ba tayong ikatakot? Bilang mga Kristiyano? Meron o wala? Wala. Wala tayong dapat ikatakot. Diba? Hindi tayo dapat takot sa kamatayan. Diba? Pero hindi ko po sinabi na suungin ninyo yung isang lugar na maraming COVID para mapatunayan na kayo ay Kristiyano. Hindi po. Sa kabila po ng sitwasyon na meron po tayo ngayon, paano natin may papakita na hindi tayo takot? Mamuhay tayo ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Diba? Yung evangelism hindi dapat mawala. Hindi kailangan mawala. Yung evangelism sa kabila ng mahirap na sitwasyon ay dapat magpatuloy at hindi dapat magtapos. Nakuha niyo po? Ano man yung sitwasyon natin? Nasa bahay tayo noon? Nakaka-attend tayo ng church ngayon? O kung mag-lockdown man in the future, hindi natin masasabi? Pero isa lang yung bagay na napakahalaga. Ano po? Kailangan mawala rin yung takot sa kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Paano mangyayari yun? Kapag naligtas sila. Nakuha niyo po? Buksan natin 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto. Chapter 15. Verse 55. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Naunawaan niyo po? Ano po sabi dito? O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Di ba? So, sa atin, kahit kailan, hindi na po magtatagumpay yung kamatayan. Sa katunayan, mamatay man tayo ngayon o mabuhay man tayo ngayon, kanino tayo? Tayo'y sa Panginoon. Naunawaan niyo po? So dito, bilang mga Kristiyano, wala tayong dapat ikatakot. Di ba? So mahirap man yung sitwasyon, maganda man yung sitwasyon, walang ibang dapat makita yung ibang tao sa atin, sa Christian life natin, kundi ano? Purihin ang Panginoon. Naunawaan niyo po. Kaya dito, si Abraham, kilala niyo po si Abraham? Tanongin ko po kayo, si Abraham po ba, maganda yung bahay niya? Si Haring Ezekias, di ba pinagmalaki niya kung anong meron sa bahay niya? Si Abraham po, siya po yung ama ng pananampalataya. Saan po siya nakatira? Sa magandang bahay o sa isang tolda? Sa tolda. Buksan natin, Hebreo chapter 11.
Hebreo. Excuse me. Hebreo chapter 11, verse 9. Basahin natin, Hebreo chapter 11, verse 9, 3 to 1. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sabi rito, sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain. Diba? At nanirahan sa mga tolda. Bakit po tolda? Yung tolda, ito po ay temporary house. Diba? Pansamantala lamang po yun. Halimbawa, yung mga construction worker, may ginagawa silang project, magtatayo sila ng pansamantalang bahay. Pero kapag tapos na po yung project na yun, yung bahay na yun, sisirain din nila yun. Sa panahon po ni Abraham, ganun din po yung tolda, palipat-lipat sila. Si Abraham, sa katunayan, hindi po siya nanirahan sa isang napakagandang bahay. Diba? Yung sa bahay na may bato, may pinto, diba? May aircon. Hindi po. Si Abraham, siya po ay tumira sa tolda. Ibig sabihin, anytime alam niya, darating yung Diyos para kunin siya. Anytime alam niya na mayroong utos yung Diyos at susunod siya. Naunawaan niyo po. Yun po ibig sabihin ng tolda. Tingnan natin sa verse 10. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Naunawaan niyo po. Ito, yung pananampalatayang ito ni Abraham, kapareho sa atin o hindi? Saan kayo umaasa? Ibigay ng Diyos yung pangarap ninyong bahay? Third floor? Fourth floor? Diba? Ibigay ng Diyos yung pangarap ninyo? Yun ba yung inaasahan ninyo? Hindi. Bilang mga Kristiyano, sabi rito, sapagkat ako'y dapat umasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, ito dapat yung nasa puso't isip natin. Anytime, we are ready para umalis sa mundong to. Naunawaan nyo po. Pero habang merong pagkakataon, gawin natin yung the best natin. Naunawaan nyo? Kaya kapaulit-ulit ko pong sinasabi, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumain, kailangan natin mag-aral. Pero dadating din yung time, bigla natin iiwan lahat ng mga bagay na yan. Naunawaan nyo po? Anytime pwede tayong mamatay, anytime pwedeng bumalik ang Panginoong Hesukristo, alin man yung mauna doon, iiwan natin lahat ng mga bagay na yan. Kaya hindi tayo dapat mabuhay para sa mga bagay na yun. Diba? Bahagi lang yun ang buhay natin, pero hindi yun yung buhay natin. Ano yung buhay po natin? Yung laging handang sumunod sa Diyos, yung mapapurihan yung Diyos. Hindi na iniisip kung ano yung kinabukasan. Dahil sa katunayan, Diyos lang yung nakakaalam ng kinabukasan. Diba? So dito, sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may kinasasaligan na yung nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ito rin po yung dapat na pananampalataya na meron tayo bilang mga Kristiyano. Ang tanong ko po ulit, nakikita ba yun ng Diyos o ng ibang tao sa buhay ninyo? Diba? Anong nakita nila sa inyong bahay? Nakuha niyo po. Anong nakita nila sa inyong Christian life? Nakita ba nila yung Diyos sa Christian life na meron kayo? Nakita, hindi. Diba? O walang pinagkaiba? Pag wala po, failure yun. But we should be thankful. Bakit? We have another chance. Kagaya ni Haring Ezekias, binigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Paulit-ulit ko pong sinasabi last year pa, huwag nating sayangin. Diba? Yung buhay na meron tayo ngayon, dapat magamit yan para lang sa Diyos. Wala nang iba. Nakuha niyo po. Alam niyo po yung ano, WWJD? Noong 90s, usong-uso yun eh, sa mga batang 90s. WWJD na bracelet. Alam niyo yan? Hindi. What would Jesus do? Hindi niyo alam yon. So, nasa mga damit yun dati ng mga Kristiyano, WWJD. Nasa bracelet, WWJD. So, ano ibig sabihin nun? What would Jesus do? Ano ibig sabihin nun? Pag nasa ganitong sitwasyon tayo, ano kayang gagawin ni Jesus?
Diba? Sa katunayan, yun yung inasa isip dapat ng mga Kristiyano. Kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, lagi nating iniisip anong gagawin ni Jesus. Nakuha nyo? Laging dapat isipin natin, kapag nasa ganitong sitwasyon si Jesus, anong gagawin niya? Kung ano yung nasa sitwasyon meron tayo ngayon, anong gagawin ko? Paano po yun? Diba? Lagi nating iisipin, what would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus? Nakuha nyo? Halimbawa, pandemic. Anong gagawin ni Jesus? Diba? May nakaaway kayo. Anong gagawin ni Jesus? Inaapi kayo. Anong gagawin ni Jesus? Diba? Kapag naisip ninyo kung ano yung gagawin ni Jesus, automatic yun din yung gagawin ninyo. Tama ba? Bilang mga Kristiyano. Naunawaan nyo po. Hindi tayo tinawag na Kristiyano para maging tagasunod ng sarili natin. From the word Kristiyano, tayo po'y tagasunod ng Panginoong Heso Kristo. Hindi tagasunod ng sarili. Diba? Yung mga sumusunod kay Jesus, anong tawag sa sarili nila? Ay, sorry. Yung mga sumusunod kay Rizal noong December 30, diba? Sikat na sikat yung mga Rizalista. Rizalista ba yon? O Rizalino? Si Brother Rizal pala yon. Diba? May tinatawag na Rizalista. Ibig sabihin, tagasunod sila ni Rizal. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ni Rizal, pag-uugali ni Rizal, ganun yung ginagawa nila. Pero tayo, mga Kristiyano, ano ibig sabihin nito? What would Jesus do? Anong gagawin ni Kristo pag nasa ganito tayong sitwasyon? Yun yung dapat laman ng puso't isip po natin. Naunawaan niyo po. Buksan natin, 1 Pedro, chapter 2. 1 Peter, chapter 2, verse 11 hanggang 12. Chapter 2, verse 11 hanggang 12, 3, 2, 1. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong mga pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Diba? Sabi rito, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Ano po yung dayuhan at ipinatapon? Ito po yung mga manlalakbay. Halimbawa, kayo, nag-abroad kayo, kayo po'y dayuhan doon. Ibig sabihin, hindi kayo talaga residente doon. Kayo po ay dayuhan lang. Anytime, pwede kayong umalis. Pwede kayong umuwi. Kaya sabi rito, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Ano po ibig sabihin nito? Tayo mismo, tayo yung mga dayuhan lang ng sanlibutan ito. Kagaya na nabanggit ko po kanina, si Abraham, umalis po siya. Diba? Siya yung nakatira lamang sa tolda. Handa siyang umalis anytime. Tayo, sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ito yung purpose ng buhay natin. Hinihintay na lang natin yung tagapagligtas, yung ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya tayo po yung mga dayuhan lamang dito sa sanlibutan. Diba? Kung tayo yung mga dayuhan dito at tayo po ay tagalangit, anong dapat natin gawin habang nandito po tayo sa mundong ito? Buksan natin, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 2 hanggang 3. Basahin natin, Colossians chapter 3, verse 2 hanggang 3, 3 to 1. Ituon ninyong inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namamatay na at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Diba? Bilang mga mamayan ng langit, inaantay na lang natin yung tagapagligtas. Sabi rito, habang nandito po tayo sa mundong ito, ituon natin yung ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ano po yung bagay na nasa itaas? Hindi yung kisame. Sino? Yung Diyos. Diba? Lagi tayong tumingin sa Diyos. What would Jesus do? Anong gagawin ni Kristo? Anong gagawin ni Jesus? Naunawaan niyo po. Sabi rito, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Namatay na po tayo noon. Di ba? Yung dati nating pagkatao. Kaya ano sumunod po?
Balikan natin, 1 Peter. Chapter 2 ulit. Verse 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Sabi rito, na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nagipaglaban sa kaluluwa. Naunawaan nyo? Bilang mga Kristiyano, para maging mabuti tayong Kristiyano, sabi rito, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nagipaglaban sa kaluluwa. Sa katunayan po, nung naligtas po tayo, sabi sa Efeso chapter 1 verse 13, tayo po'y tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yung magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin at ng mga bagay na dapat nating iwasan. Naunawaan niyo po? Kaya dito, sabi sa John chapter 14, tingnan natin. John chapter 14, verse 26. Basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Diba? Bilang mga Kristiyano, meron po tayong Holy Spirit, Espiritu Santo. Ito yung magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan niyo po? So dito, bilang mga Kristiyano, makikita nila sa atin kung sino ba yung Diyos. Bakit? Dahil na sa atin yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yun din po yung Espiritu ng Diyos. Sino po? Yung Diyos, yung Espiritu Santo, at si Hesukristo. Kaya kailangan makita po sa atin kung sino ba yung Diyos. Dahil meron po tayong Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, siya yung magpapaalala sa atin lahat ng mga sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan niyo po? Balikan natin, 1 Peter. Chapter 2. Verse 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. Sabi rito, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Diba? Simple lang. Maging marangal. Ano yung maging marangal? Merong kapakumbabaan. Maging mabuti tayong kapitbahay. Maging mabuti tayong kapwa. Maging mabuti tayong brothers and sisters, maging mabuti tayong tatay, maging mabuti tayong nanay, maging mabuti tayong anak. Sabi rito, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Lagi nating iisipin, kung anak si Jesus, ano kayang gagawin niya? Kung naging ama si Jesus, ano kayang gagawin niya? Naunawaan niyo po? Malinaw po ba? So lagi nating iisipin, what would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus kapag nasa ganito siyang sitwasyon? Naunawaan niyo po? So dito, kahit malugi tayo ng 10 beses, 20 beses, 30 beses, maraming mawala sa atin dahil sa pagsunod kay Jesus. Diba? Lagi nating iisipin, Mateo chapter 6 verse 33. Ano yung Mateo chapter 6 verse 33? Ano yan? 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo lahat ng mga bagay na ito ay pawang ano? Daragdag sa inyo. Diba? So lagi nating iisipin yung mga bagay ng Diyos. Sabi dito, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Kamusta ka bilang nanay? Kamusta ka bilang tatay? Kamusta ka bilang kapwa? Bilang kapitbahay? Bilang kaklase? Bilang katrabaho? Kamusta po kayo? Marangal ba yung ating pag-uugali sa harapan nila? Wala ba tayong napiperwisyo? Naunawaan nyo? Wala bang napapahamak dahil sa atin? Wala bang natitisod sa atin? Naunawaan nyo po? Lagi nating iisipin, sa tuwing gagawa tayo ng mga bagay, unahin ko muna yung Panginoon, yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. Naunawaan nyo po? Every decision making, every move you do, di ba? Bawat akbang na gagawin ninyo, bawat post sa Facebook, bawat comment sa Facebook, bawat send sa Messenger, di ba? Yung kulay ng puso doon sa emoticon. Naunawaan nyo po? Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Di ba? Lahat ng mga bagay, kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Makakapahamak ba ako? Diba? May matitisod ba dahil sa akin? Naunawaan niyo po?
Bakit? Sabi dito, 1 Peter chapter 2 verse 12, ay makita nilang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdanaw. Ginagawa natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayon, naging mabuti tayong Kristiyano, naging mabuti tayong anak, mabuting tayong tao. Para saan? Para makita nila ang ating mabubuting gawa at sino yung luluwalhatiin nila? Diyos. Tandaan po natin, binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, panibagong taon, lahat ng bagay na ito ay para sa Diyos. Walang akin, walang sa inyo, wala kay pastor. Kanino? Sa Diyos. Diba? Wala tayong ibang dapat gawin, kundi para mapurihan lamang yung Diyos. Tandaan nyo po, Mateo chapter 5 verse 13, tayo po yung asin. Verse 14, tayo naman po yung liwanag. Diba? Yung asin, nagpapalasa. Diba? Pinipreserve niya yung mga bagay, yung pagkain. Diba? Bilang liwanag, nagbibigay ng liwanag. Kapag wala yung poste, madilim yung daanan. Pero dito sa sanlibutang ito, sino yung streetlights? Sino yung dapat na nagliliwanag? Yung Kristiyano. Ako. Kaya dito, kailangan nating isipin sa Christian life natin. Anong nakita nila sa Christian life ko? Nakuha niyo? Pinakita ko ba sa Christian life ko kung sino yung Diyos? Pinakita ko ba sa Christian life ko kung sino si Jesucristo? Pinakita ko ba sa Christian life ko na tamang pumasok sila sa Lapidario Church? Nunawaan niyo po. Isipin natin yung Christian life natin. All the time. Ito'y pagbibigay papuri sa Diyos, hindi para sa akin. Hindi para sa ibang tao. Unawain niyo po. Last verses po, mga gawa, chapter 6. Acts, chapter 6. Verse 7. Acts, chapter 6, verse 7. Sabi dito, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at dumating lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Ito po yung nangyari. Nangyari po ito. Ano yung ginawa nila? Buksan natin. Gawa chapter 2, verse 44. Basahin natin. Gawa chapter 2, verse 44. 3, 2, 1. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Diba? Maraming taong naligtas, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, dumami yung alagad. Bakit po? Kasi yung mga mananampalataya magkakasama at kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ibig sabihin, kung ano man meron tayo, pera man yan, physical man yan, spiritual na kalakasan man yan, diba? Gamitin natin para sa Diyos. Naunawaan niyo po. Itong panibagong pagkakataon, hindi ito para ipagmalaki kung ano yung physical na bagay na meron tayo, anong na-achieve natin pagkalipas ng mga taon. Hindi po. Ano yung nangyari sa akin nung naligtas ako? Yun din dapat mangyari sa iyo para maligtas ka. Naunawaan niyo po. Malino po ba? Alam ko po, marami tayong kahirapan. Marami tayong kapigatian. Hindi po yan lingid sa akin. Maski kami rin, ako rin. Maraming kahirapan, maraming kapigatian. So, lahat, maraming pagsubok. Pero, ano man yung sitwasyon, mahirap man, madali man, masaya o malungkot man, dapat mapapurihan natin yung Diyos. Ibigay natin lahat ng papuri sa harapan ng Diyos. Diba? Anong nakita nila sa Christian life ninyo? Isa lang dapat yung sagot, yung Diyos. Naunawaan niyo po. Tayo pong lahat ay umukot, manalangin. Dakila, banal at mabagi naming Diyos sa masalangit, na lumikha ng langit at lupa at nagbigay sa amin ng tunay at dakila at walang hanggang kaligtasan. Ama, kami po ay nagpapasalamat po para sa biyaya na ito na aming napakinggan ng iyong mga salita.
Sa kabila po, Ama, ng pagtatapos po ng taong 2020, binigyan niyo po kami ng panibagong taon na 2021. Ipinapakiusap po namin, Ama, na tulungan niyo po kaming muling makabangon sa aming Christian life. Sa mga brothers and sisters na maganda yung ginagawa sa Christian life, tulungan niyo po sila na patuloy po maging matatag, maging matibay, at lalo pa po magamit para po sa inyong banal na gawain. Tunay nga po, Ama, yung mga salita na aming narinig ngayon sa umagang ito, ay magamit po namin sa aming Christian life na maging matibay kami sa pananampalataya sa pamamagitan po ng inyong kahabagan, pag-ibig po para sa amin. Muli, Ama, samahan kami ng Espiritu Santo sa lahat po ng mga araw ng aming buhay. Dinadalangin at pinagpapasalamat po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa dakila at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po.